Yes, hello again guys. Welcome po ulit sa aking channel. Ako po si Mama Lilia. Yan, sa episode na to guys is kung ano ang pwede natin gawin sa mga binigay ng bulaklak sa akin sa aking nagdaang 50th birthday. Yan. So, tingnan nyo guys. Oh, ang dami nyo guys. So, parang mas sayang lang naman kung itatapon lang natin. So, mag-iisip tayo ng kung anong pwede nating gawin. Yan. Kasi ganda pati ng mga materials na ginamit guys. Gaya na ito. So, pwede nating i-save siya for future ano. So, for future project. Magagamit pa natin yung mga ano. Oh, gaganda kasi ng mga materials na ginaguro natin yung mga ano. Yes, ito galing po kay ano. Galing siya sa aking inaanak sa Binyag. So pagka yung mga inaanak mo sa Binyag, guys, pagka sila na yung mga nagsilakihan, sila may sarili ng trabaho. Pagka nak-birthday ka, sila na rin po magbibigay ng regalo. So thank you anak Danica. Thank you sa binigay mong bouquet. Ganda ng pagkaka-arrange niya. Oh shit, I love it. Oh. Ganda ng arrangement niya. Yeah. Ah, oh, ganda ng balik-baligan niya, guys. So, pwede natin siyang i-save for future art materials. Yan. Para bawas basura. Bilang pagpapakita ng pagmamahal kay Mother Earth. Yan. Pwede pa kaya nating save tong anong white roses. Ah, ngayon lang kasi ako nagkaroon ng time, guys. Mahilig po kasi si Mama Lilia maggawa ng mga something-something out of mga bagay-bagay. So, bilang isang plantita, hindi po natin itatapon tong mga to. So, pwede po natin silang i-compost para maging fertilizer ulit ng ating mga tama na din natin siyang ano, i-compost. So, yan. Ito mga ganito guys. Pagka mahilig po kayong gumawa ng mga ano, scrapbook, magagamit po natin itong mga materials natin. Yan. So, sunod natin is, ito, sunflower naman siya in gold wrapper tsaka white ribbon. Pwede po. Maganda ng materials na ginamit nyo. So, siguro in the future, itong mga to, gagawa si Mama Lilia ng kanyang scrapbook bilang isang plantita. At ang kanyang journey sa kanyang pag-YouTube, pag-vlog ng mga halaman. Bulaklak pala na to guys, isang galing sa isang admirer ng aking dalagang bukid. Ito guys, di ba itong halaman na to is ano? Ang tawag dito is halaman na ito is ano? Song of India. So ito guys, siguro pwede natin ano? Babad muna natin sa rooting hormones. Tapos pwede siyang itanim. O diba? Hindi na sayang guys. Hindi siya matatapon. Yung nasa gitna niya is sunflower. So, pwede natin ilagay sa ano, aking dining table. Di ba? Song of India siya, guys. Right from there.
Ayan. Pwede natin itong itanim, guys. Para mayroon tayong panibagong halaman. So, ito guys. Ganda nung ginamit na dagdag ornamental niya. Hindi ko alam kung anong halaman to. Parang bulaklak ng ano? Bulaklak ng kugon. Diba? Pero syempre, dahil halaman siya, pwede siya na, pwede natin siyang i-compost. Yan. Para maging lupa ulit. At maging fertilizer ng ating mga halaman. Yan. Susunod guys, is itong aking binigay naman ng ang ni Ma'am Ulito. Yan. So, shout out kay Ma'am. Ay, hindi. Galing ito kay Ma'am Maxi. Yan. Kasamahan ko sa trabaho. Galing-galing na mga flower shop, guys. Galing-galing nilang mag-design. So, dahil golden year na ni Mama Lilia, ang pinili niya is kulay yellow na paikot sa flower. So, pwede natin ulit gamitin to, guys. Paggawa ng scrapbook. Gagawa tayo ng scrapbook bilang isang plantita. At bilang isang blogger yan. So, yellow ulit. Dahil golden. Parang pwede pang isave, guys. Oh, look. Diba? Parang pwede pa siyang isave, guys. Kaya siguro nilalagyan nila ng ganito para magtagal pa yung buhay ng bulaklak. Diba guys? Wow! Pwede pa nating save yung red roses. Red roses. Oh, ganda guys, diba? Oh my God. Ito is isa siyang tea plant. Try natin guys, pwede pa natin siyang isi. Kasi mukhang fresh pa naman din siya. Diba guys? Ito naman is, ang motif niya is, pwede pa guys! Ang ganda pa niya! Wow! Nice! Lucky bamboo. So, tatanggalin lang natin yung ano. Hindi siya madaling mamatay, guys. Yung mga ganitong halaman. Hindi sila madaling mamatay. Kaya, paborito din silang hinahalo sa mga flower bouquet. Kasi hindi sila madaling mamatay. O tinatawag din, ano, hard to kill plants. Bigay na ibang halaman na din mo lang madiligan ng isang araw, dalawang araw. Dead na. Yan. At ako, pwede pa din natin siyang i-save yan. Yes, so ito po ulit guys, sa aking sa episode na to, ang ano, ang ating mga bulaklak na pwede pa natin ano, pwede pang i-save para mas kumaba pa ang kanilang at yung mga ginamit na ano, pang design. So, pwede natin gamitin pang art materials para sa mga halaman ni Mama Lilia bilang isang plantita sa kanyang journey bilang plantita
bilang ano, plant vlogger. So, thank you ulit guys. And see you on my next video. I love you guys.